Makakapanayam po natin ngayon si MMDA Chairman Atty. Don Artes. Magandang umaga po, Chairman Artes. Si Raffy Tima po ito. Magandang umaga, Raffy. Apo, kumusta lang po namin yung sinasagawang dredging operation ng MMDA? Ngayon po't nagsimula na yung tag-ulan. Opo, tuloy-tuloy naman po yung ating mga dredging operations. Ganon din po yung paglilinis natin ng mga canal esteros. Naglalagay din po tayo ng mga trash traps sa mga esteros para po yung mga floating na basura ay hindi na po mapunta sa ating pumping stations na pag nahigo po ng ating mga makina ay nagbabara at tutulot ng pagkasira ng ating mga pumping stations. Kailan po nagsimula itong inyong dredging operations at yung paglilinis dun sa mga esterong na inyong nabanggit? Tuloy-tuloy po yan, all year round, sa Raffy. At dahil patuloy po yung paglilinis everyday sa iba't ibang lansangan, canals at esteros. Ito po ay para mawala yung mga bara sa ating mga canals na nagdudulot din po ng pagbaha. Ganun pa rin po ba yung volume na inyo nakukuhang basura dito sa ating mga estero? Napakatagal na pong programa at advocacy ng marami, hindi lang ho ng gobyerno, kundi yung mga non-government organizations, yung tamang pagtatapon ng basura. Ganun pa rin po ba yung volume na nakukuha po ninyo? Actually, sa aming observation, mas lalong dumadami. Kahit ano pong linis namin, kahit araw-araw po, ay paulit-ulit po at pabalik-balik po yung basura. Mm-hmm. Sa amin lamang pong pumping stations, meron po tayong strainer dyan para nga po hindi pumasok sa ating mga pumps yung basura. Tunay-tunilada pong basura ang ating nakukuha on a daily basis. Ano kailangan gawin para mabago po ito? Again, nabanggit ko nga patuloy itong programang ito at yung advocacy ng marami. Pero nakakabahala yung binanggit po ninyo na mas dumadami pa yung basura na kukuha nyo sa mga estero? Unang-una po siguro yung disiplina ng ating mga kababayan. Dapat po talaga maturuan sila ng tapang disposal ng basura. Dahil kung hindi po, hindi natin maaalis yung source ng basura natin. Ay paulit-ulit lamang kahit anong linis na ba. Ay araw-araw din po the same yung estado ng ating mga kanal sa esteros. Pero may programa naman po tayo dyan. Meron po tayong World Bank funded project. Unang-una para po alisin yung mga informal settlers na malapit po sa ating mga pumping stations para mawala po yung source ng basura. Meron din po tayong community-based solid waste management program na ginagawang study, funded din po yan ng World Bank. At meron din naman po tayong basura kapalit po ng grocery na isa-isa po natin dinadala sa mga iba't ibang barangays dito sa Kamay. Maganda po yung mga nabanggit yung programa, pero nakakabahala pa rin yung binanggit yung madami pa rin kayo nakukuha at dumami pa yung mga nakukuha nyo. Very briefly po dito sa isyong ito, ano po yung kaugnayan ng barangay po dito? Gaano ko dapat ba sila ka-active para ma-resolve ang problemang ito? Opo, kailangan po namin ng tulong ng lahat ng mga tao, lalo-lalo na po ang mga barangay captains natin at barangay officials dahil sila po yung may presence sa ground. Kami po kasi limited din naman po ang aming matuhan. Hindi namin po mababantayan lahat ng lugar dito sa Kamay Nila. Okay. Kaya po, importante po yung role ng barangay para po maiwasan yung pagtatapon ng basura sa ating esteros. Opo. Mapunta naman po tayo sa issue ng traffic. Nabanggit po ninyo na mas bibigat pa yung traffic in the coming days. Bakit po nasabi ito at ano bang mapaghahanda na ginagawa po ninyo? Opo. Yung po kasing before elections, nag-conduct po tayo ng volume count. Ang lumabas po sa aming bilang ay 400,000, which is sa EDSA, which is 5,000 deaths na lang po sa ating pre-pandemic level na 405,000. Yan po ay wala pa po yung face-to-face classes natin. Kaya po ini-expect po natin na pagdating po ng Hunyo, pag tuloy po yung mga face-to-face classes, ay mas bibigat na po yung daloy ng traffic dahil po mabibreach na po yung 405,000 pre-pandemic. Hindi po natin nakita yung epekto ng skyway sa ngayon or mas lalala pa dapat kung wala yung skyway? Ganun ho bang sinasabi ninyo? Hindi naman po. We expect na mas mabilis pa rin po pre-pandemic level na travel speed dahil po nga unang-una siguro yung effect ng bus carousel at yung pagbabawal po natin pumasok yung mga provincial buses sa ngayon.
sa kamay nilaan. Malaki po ang epekto niyan. Ganon din po yung mga infrastructure projects, lalong-lalo na po yung mga binuksan ng mga tulay at skyway, malaki pa rin po yung epekto niyan. Kaya po naman in terms of speed ng vehicles, mas mabilis po pre-pandemic level. Although, asahan po natin during rush hour ay talaga pong magiging mabigat. And finally po, ano pong paghahanda natin sa pagpasok ng bagong administrasyon? Before po, siguro matapos yung aming termino, po ako yung co-terminus with our president, piniklano pa rin po namin, binabalangkas pa rin po namin yung mga programa tulad ng daylight saving time, kung saan kikipagpulong po tayo kay Chairman Ocranes this coming week or next week para po pag-aralan yung mechanics ng pag-i-adjust yung pasok po sa pamahalaan between 7 to 4 instead ng 8 to 5 para po yung mga kawanin ng pamahalaan, ganun din po yung mag-transact sa gobyerno, ay mas maaga pong makapasok at makauwi at hindi na po makasabay sa volume po ng during rush hour. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. And magandang hapon. Magandang tanghali po si MMDA Chairman Attorney Don Artes.